Samantala, anim na kalalakihan na pawang di umanoy mga carnappers ang naaresto sa follow-up operation na pinangunahan ng mga operatiba ng Taytay Municipal Police Station sa probinsya ng Rizal. Upang mabigyan tayo ng karagdagang detalye, makakausap natin si Lieutenant Colonel Rodel Banyo, ang Chief of Police ng Taytay Municipal Police Station ng Rizal PPO ng Calabarzon. Ayan. Hello, Lieutenant Colonel Banyo. Yes, ma'am. Magandang hapon po sa ating mga boss ngayong hapon. Kay Ma'am Police Colonel Emma Libunaw, ma'am. Kay Police Colonel Jean Pardo, ma'am, ng PNP Dagat Enforcement Group. At sa ating co-host din po, si Ms. Chrissy Delavin ng PKG. Ayan. Magandang hapon po sa inyong lahat, ma'am. Oo, Rodel. Happy to mga tag-inistigay sa bayan. Kapangalan, eh. Kapangalan. Ay, oo nga. Kulang lang ng H. Oo, kulang. Oy, Tukayo. Tukayo, nirektang connect patroller number one. Kailangan, kasing galing mo siya, kasing galing kanya mag-ulat, ha? Sige nga, kwentuhan mo kami. Ano ba yung accomplishment ninyo? Yes, ma'am. Last October 22, at 9:30 a.m., may biktima po na lumapit sa Taytay na ang kanyang motor po ay ninakaw. Park unattended po siya, ma'am, sa parteng floodway area po. So immediately, dinispatch po natin yung intel team natin, ma'am, na ito yung best practice ng Taytay, ma'am, na once na may mga cases kami na ganyan, immediately, ma'am, may follow-up team kami agad to conduct a follow-up investigation. Kwan po ito, ma'am, a combination po ng intel at invest. So, nagtatrack po kami ng CCTVs noon, ma'am, when yung operatiba naman po ng maritime group ay nagpunta sa impilan namin, ma'am, at meron daw po silang na-hold na dalawang tao na nagtutulak ng motor somewhere in Napindan, in Taguig. So, nung binerify po namin yung under-report nila, is actually yun na pala yung reported sa amin na motor napping. Somewhere in floodway. So, nagkaroon po kami, ma'am, ng konting briefing at nag-conduct po kami ng interview dun sa mga nahuli at wala nga pong papel. Pinaghiwalay po namin yung dalawang tao, then ayun na po, bumigay na po yung isa and tinuro na po yung mga kasabwat nila dun nga po dun sa lugar kung saan po namin nakuha yung apat pa. So, nag-follow up operation po kami, ma'am, and it so happened na nung mga previous sa months po na cases po namin, ito din pala yung hinahanap po namin noon na kasabwat nung nahuli din po namin na involved din sa ganyang cases yung pang-aagaw po ng motor dito sa mga highway po dito sa Antipolo at Taytay. So it was successfully conducted, nahuli po natin yung apat po nilang kasama and recovery of three other motorcycles na believed to be stolen din po. And what was significant on it, ma'am, the following day po, may mga complainant pa po nung pinost na po namin sa Facebook yung accomplishment. May mga complainant po na pumunta at dalawa po doon ang positively identified po ng suspect, na suspect pa rin po doon sa mga previous incidents natin na nasolve naman natin, pero yung mga kasabot nga po, nahanap na po natin, ito na po yung mga nahuli noong October 22 po, ma'am. So it was a joint operation with our counterpart in the maritime group, ma'am, dito po sa area po ng Taytay. To be exact po, dito sa Damayan, City Damayan, Barangay Sanon, Taytay, Rizal po. Okay, Colonel Banyo, congratulations sa inyong accomplishment. No, maitanong ko lang, doon sa inyong pag-i-interview sa kanila, maliban dyan sa Taytay, ay lumalagpas pa ba sila sa boundary ng Taytay para ika nga mag-carnap o motornap ng mga motor? At I understand, apat yung na-recover nyo na motorsiklo. So dun sa mga dumating sa inyong opisina na nagre-reklamo, meron ba doon sa mga na-recover nyo na ika nga ay nag-claim na sa kanila yung motor na yon? Unfortunately, ma'am, yung pumunta sa amin, ma'am, na biktima ay wala na po doon yung motor na hinahanap niya. But we are again conducting follow-up operation, ma'am, doon sa area na po ng NCR na kung saan doon po nila dinidispose yung mga nakaw na motor.
And we have coordinated already with our counterparts there. Kasama pa rin po yung maritime. And doon sa ating mga karatig bayan po, like Cainta, Antipolo, Angono, and Pasig City, ma'am, nag-coordinate rin po kami immediately after we gathered the significant information as to the modus doon sa areas po na kung saan nagkaroon po sila ng mga insidente po na nakuhanan din po nila ng motor. So dalawa po yung modus, ma'am. It's either park at attended po yung motor or yung forcibly taken na insidente po. Na naharang po nila yung nakamotor, then gamit po yung peking barrel, tinututukan po nila at pinepersa po kinukuha yung motor. So ito yung isa sa mga breakthrough na, ma'am, na mga significant accomplishment namin, dahil may mga cases din pong ganyan sa ibang station na sa tingin ko po masosolve na po namin yung mga cases ngayon. Ayos, ang magaling. Magaling yung inyong accomplishment. At yung Emma, maganda rin kasi kaya ko naitanong is ma-follow up din kung saan nila binabagsak yung kanilang mga chinap-chap. Presumably, yung iba dyan, chinap-chap o mabilis na naibibenta. Kasi dapat, ang fencer yung mga yan eh. Yung mga bumibili ng mga nakaw ay dapat kasuhan din para madala. Matuntun, di ba? Oo, matuntun kung saan nila ibinabagsak yung mga motor na yan. Congratulations, Ate Angema, sa kanyang kanilang accomplishment. Sabi nga, sana ay dumami pa ang mga gaya niyong pulis na kahit pa ika nga ay pagod sa araw-araw na pagsiservisyo, ito pa, nakakakuha pa ng ganitong mga magagandang accomplishment. Ayan. Yes, ma'am. Rest assured po, the leadership of Taytay PNP, and of course our provincial director, Police Colonel Argilius mo, ma'am, ay pinapaigtin po talaga namin yung border control operation po natin. At isa po yan sa mga, sinasabi ko nga po, yung best practice natin, yung offline tab web, na once may mga nangyaring insidente pong ganito, ma'am, immediately we are dispatching yung follow-up team namin. At the same time, yung pagsasara po namin ng mga border in partnership doon sa mga organized na po nating advocacy support group, lalong-lalo po doon sa mga force multipliers na very active. So, isa po yan, ma'am. Actually, yung mga kasama po natin dyan na nag-trace nung hideout po ay yung mga force multiplier na natin. Ayun! Okay. Ang galing! Ang galing! Talaga namang maraming salamat, Lieutenant Colonel Rodel Ban-O. Sana ay dumami pa ang lahi mo.